gaano karami ang ipapakain natin sa alaga nating Rhode Island Red. Okay, so ito yung kadalasan na tanong sa mga inquiries na na-receive ko. Okay, so sa website namin, meron kaming page para sa computation ng feeding or tinatawag natin na feeding program. Okay, so visit lang kayo sa website etbp.garden and then under the resources, okay, so click mo yung feeding program. Now, by default, meron na itong sample good for 10 heads. Okay. So, yung i-entry mo lang is yung batch name. So, dapat may batch name. For example, may mga sisiw ka na iba-iba yung edad. So, naka-by-batch sila. So, sa amin, yung batch name is depende sa brooding pen. Nakalagay kasi sa isang brooding pen, isang batch. Okay. So, for example, lagyan natin ng batch name. And then, you have number of birds. So, for example, 50 heads. And then, ngayon na hatch. Okay, so, ito lang yung tatlo na i-entry mo. At saka, click calculate. And then, ito ma-update na siya based sa previous entry mo. Okay. So, first column is yung age, date, and then ang date is base sa hatch date. And then, this is feed per day per bird. And then, kung ilang grams, then the next column is the amount of feed per day. So, it's the entire batch and then the feed type. Okay, so sa amin, first 3 weeks, naka-ad libitum, meaning always available ang feed. So, morning and night, sa gabi may lighting para makakain pa rin yung mga sisiyo. And then, chick booster sa first 3 weeks. And then, pagka 4th week, hindi diretso na mag-change to grower feeds. So, recommended na first, maybe 25% ang grower, 75-25, then 50-50, and then until na ma-100% grower na siya. So, yung purpose dito, para hindi manibago yung mga sisiyo. So, kumbaga, mag-adjust sila sa bago na feeds. So, sa amin, chick booster, grower, tsaka breeder feeds. Okay. So, ito ay para lang sa breeder production. So, feeding ito para sa mga ginagawa nating breeders. Okay, so sa 4th week, start siya sa 30 grams kada sisiyo. And then the following week, nag-increase naman ng 5 grams. Okay. So ito na column for the entire flock or entire batch. Okay. So pwede niyo itong i-print. So, pag print ito, ang makikita lang is yung table. So, with additional column para sa mga notes. So, yung ginagawa namin dito is piniprint namin to at saka inilagay sa mga pens. Okay. So, regarding sa brand is yung advice dyan is dapat kung ano yung available na feed brand na malapit sa agribit na malapit sa inyo para hindi kayo mag-change ng brand. Kasi once na mag-change tayo ng brand, so manibago yung mga alaga natin.
So, yung recommended kung ano yung brand na nandyan sa malapit na agribit supply sa inyo. Okay? So, thank you.